Welcome back to my channel. You are in the Abound channel. Today, mag-share lang po ako ng mga atong computer sa mga previous ko po na mga premonitions. And also kasi, ngayon lang pag-ising ko, meron po ako kasi na-download. So, wala ako kasi sa actually, I'm not feeling well kaya. Pero, ewan ko, dahil sa download na tanggap ko ngayon, parang mag-check, gawin ko na daw itong, hindi po reading, hindi po ko gagawa ngayon ng tarot reading, kaya po card reading, kasi po ganito ang arrangement ng cards. Okay po guys, good morning po, sana po ay maayos po ang ating kalagayan. Mag-share lang po ako nung tungkol po doon sa mga previous ko na mga na-channeled or mga downloads, mga premonitions, okay. So, guys, kung kayo po ay nanood ng mga previous na mga videos ko, tungkol po ito doon sa, sa snowflakes, na nagsimula siya sa snowflakes na maliit lang siya na snow. Sabi ko nga, snowflakes siya na nasan ko dito na mayroon ng mountainous na snow na nagkakaroon ng form na mountainous. Ibig sabihin, bulubundukin na yung yelo na ito. So, ito po ay nangyari sa Hamburg, New York. Nakita ko kasi ito sa video So, naanak ko doon, yun pala yung itch na lumalapas lagi sa aking reading. Isa din yun kasi marami talaga siyang itch na nangyayari. Sa letter itch na lagi lumalabas sa aking mga letters na pinipick up. Letter itch lagi lumalabas, marami talaga siyang itinuturo. So, yun pala yung sa New York is nangyayari ang snowflakes sa Hamburg, New York. Okay po, yung snowflakes na nagkaroon na talaga sobrang malamig sa lugar niya. Okay. Nung sumunod naman po, nagkaroon din po ako ng mention ko rin po sa mga previous reading ko ang tungkol po sa snowflakes na na-mention ko rin po kasi yung mountainous na yun. Kasi ang naramdaman ko po is, nakita ko po is snow na malalaki. Na-mention ko po yun doon, na talagang malalaking snow. So, sabi ko nga kung mountainous clouds na po, ang ice na naka-form sa taas ay babagsak siya na talagang malalaki siya na para na nga pong yelo. Again, it happened in New York. Hindi ko po alam kung same place din po to sa snowflakes na ko dati. Kung sa Hamburg din po ito. So, okay po guys. Another is kung nanood po kayo doon po sa my pineapple. Na-mention ko po yung tungkol sa collaboration kasi I was thinking lang po dito sa Philippines, liba doon sa snow kasi wala naman tayo dito sa snow. Doon nakaranas na ako ng umulan, nakaranas na ako doon sa previous kong trabaho na umulan na may konting ice lang naman. Okay. Hindi yung ganun kaalong talaga ng ice. So, ko talaga na sa other country talaga yun kasi snow. Okay, so again, itong tungkol sa nangyari sa Hawaii, yung volcanic eruption. May previous kasi dito, na-mention ko lang tungkol kasi lang kami po ng premonition, downloads tungkol po dito sa pineapple. So, naituro ko po yung dito sa Pilipinas, kung saan po yung may pineapple plantation, doon sa bukid noon, dito sa Luzon, ay sa Luzon ay sa Cavite, collaboration area. So, yun doon ay napanood akong video na after that, may napanood akong video tungkol doon sa volcanic eruption na nangyari sa Hawaii. Na-mission ko nga po rin yung Hawaii. Na-mission ko, manunod po kayo sa previous reading ko, na-mission ko yung Hawaii nung gawa ako ng pineapple reading, okay? So, sabi ko, matit sabi ko sa Hawaii may volcano pala. So, ayun. Pagkatapos po, kahapon ng, nung Sunday, kasi hindi ako nagawa pala ng reading kahapon. Kasi hindi nga,
Kasi napanood ko kasi yung video tungkol doon sa ano, parang kung binagsakan ng langit. Sabi ko, Diyos ko, ba't nangyari nga? Sabi ko yung mga premonition na ano ko. Hindi ko lang talaga matarget yung place. Kasi pag mga gato pa mga downless premonition, hindi mo talaga maano. Kaya yung mga nag, ano na mga detalyadong lugar, malabo po yun. Kasi hindi naman po tayo ang Panginoon na nakatingin sa buong mundo. Kung meron man po tayong mga insights or mga downloads na ganyan, meron lang po yung pinapakita na mga mensahe na gano'n. Hindi po yan kabuuan ng kwento. Okay po guys. Kahapon ng Sunday night pala yun, nagkaroon ako ng dito nga sa waya na sa previous reading tungkol dun sa pineapple. Tapos nung Sunday night, around 9 o'clock, nasa bed na ako eh. Nakaano ako, may download sa ko na madaming mata, sobrang dikit-dikit na mata. Sabi ko, ba't ang daming mata? Naano ako, parang nawindang ako. Bumalik ko sa ko. Bumaliktad ako. Tapos nang bumaliktad ako, ayun, parang may pumasok na naman sa ano ko na para siyang puti na parang lumabas sa kung saan galing na hindi ko maintindihan na ang unang lumabas ay bilog, tapos para na siyang may katawan. Akala ko katuloy multo kasi may bilog sa una, pagkatapos may mahaba na sa katawan kasi puti siya, puti. Actually, hindi naman puting puti, basta puti lang siya. And then, kahapon sa trabaho ng umaga, mga around 10 a.m. na ako, may nagsusulat ako, may biglang pumasok sa isip ko na ismok, parang magsak galing sa taas. Sabi ko, ano yun? Bakit may usok na parang bumagsak galing sa taas? Yung parang ganun. Usok na. Hindi ko maintindihan bakit gano'n. Tapos nung hapon naman, pagpikit ko ng mata ko, parang nakita kong puti, na parang na siyang ulap, pero gano'n lang siya, parang siyang puti na parang tumatakbo na. So, napanood ko sa video, yung nangyaring volcanic eruption doon sa Hawaii again, the largest volcano in the world, okay. So, na-mention ko yung largest, largest na tungkol doon sa island, kasi meron din po akong premonition tungkol sa mga islands, okay po guys. So, yan po. Ito naman po ang kasi nung Sabado ba yun? O yung Saturday? May previous reading guys, nagkaroon ako ng downloads premonition tungkol sa mga islands. So, naano ko lang doon sa islands is, inisip ko lang is talaga dito sa Pilipinas, naano ko nga yung islands is yung Sierra Madre, kasi yung parang alam ko ng island dito. So, nasearch ko pa nga yung Sierra Madre kung hanggang saan yun. So, it was like yun. Ano ba yun? Basta malaki pala siya. Pinakamalaking island siya dito sa Pilipinas. Ano ba yun? Basta Katatuanis ba yun? Ito, Quezon. Basta pinakamalaking island siya dito sa Pilipinas, siya sa Sierra Madre. Parang yun lang ang pinupunta niya. So, at yun yung siya pumasok na siya sa kapag nag-come to islands, dito lang sa Pilipinas, hindi ako nang himasok sa island ng ibang island. Pero, ito po kasi yung nangyari, okay? So, may mga downloads ako about trees, mga puno, okay po. So, last Saturday ng umaga, nabasa ako kung natumatak talaga. Sabi ko, there is something with home. Naramdaman ko talaga yun. There is something with home. Pagkatapos nung nung gabi, nakaupo lang ako. Parang naalog yung upuan ko. Actually, parang nahila lang. Yung parang rin ganun. Okay, so, tapos pasabay noon yung yung nag-download sa akin na magandang bahay
actually, yung mga gandang bahay na yun na talagang kung hindi design nyo dito sa Pilipinas, eh, talagang maganda siyang bahay. Magaganda siyang bahay. Tapos, nung gabi na, nung meditation ko, nag-appear yung bahay na semento na lang siya. Wala siyang color, wala siya. Parang semento na lang siya na itinatayo pa lang na wala pang kaano-ano. Yung parang ganun. Parang kung titignan mo po, di ba pala sa structure, hindi pa siya tapos para siyang sira. Yung parang ganun. So, tapos yun ang ganun, Sunday na nung gabi. Kasi nag-pop-up talaga siya sa YouTube. Tinunod ako ng YouTube. Usually, pinunod ko is charity. Nag-pop-up siya. Nag-ulit ako. Yung isang island sa Italy. Italy. Kasi sabi ko nga, there is something with letter L. Doon sa previous reading ko, nag-mention ako, there is something with letter L. Dahil dito lang sa Pilipinas, ang alam ko lang naman letter L ng mga malaking bagay or issue is, o malaking ano, is late. So, sabi ko, there is something with letter L. There is something with letter L. Ayan ang nangyari doon sa Italy. Nagkaroon ng isang island. Hindi ko alam kung pinakamalaking island ito doon sa kanila. Doon sa Italy. Diyos ko, nabindang ako nung makita ko. Na makita ko yung bahay doon. Na makita ko yung mga bahay doon. Parang nag-landslide doon sa island na yun. Nakita ko yung mga bahay doon, durog-durog. Nakita ko doon yung magagandang bahay, kung anong kinalabasan, sirang-sira na parang wala na. So sabi ko, ito yung download na nakita ko. And then after that, nag-up naman itong video tungkol doon sa Hawaii na huge yellow, ang lalaking snow. Ang lalaking snow yung nagpagsakan. Diyos ko, nakikita ko kung paano pati humampas yung tubig doon sa mga bahay-bahay na nasa gilid ng dagat. Tapos yung mga ice na ang kakapal. Ayun, there is something again with letter H. Hurricane pa lang yun. Kaya pala yung letter H ay laging lumalabas sa aking reading kasi there is something with letter H. Okay. So, ay kung minsan punapulit ko na lang siya, minsan binabalik ko yung letter H na yun, pero minsan ibinabalik ko siya. Minsan kinukuha ko na, sinasama ko na lang din siya sa ano pagkuha ng mga letters kasi sumasama talaga yung letter H. So, nang makita ko naman yung ice doon sa New York, yung malalaking yes, no, na talagang tumakip sa mga bahay-bahay at nasari nila. Para din akong nasaklubad ng snow, Diyos ko. Parang nanghina talaga ako noon na wala. Parang nanghina talaga ako sa mga napanood ko. Kasi, naano ako sa mga premonition ko na nangyari. Do hindi ko man siya na-point out kung talagang naipunto talaga ko anong-ano. Pero nandoon siya. Doon nagbigay ng klaro yung mga premonition kong iyon. Okay. So, yan po guys. So, hindi pa ako kahapon nakagawa ng reading kasi ibang pagkaramdam ko. Pagkatapos pa, ito pa kahapon po nga na panood sa DVD. Mapan nyo ng hapon na tayo. Napanood ko yung video tungkol dito sa volcanic eruption. Sabi ko, my God, sabi ko, ito yung the largest na na-mention ko yung largest. Pero tungkol yun sa ano, kasi nag-search nga ako doon sa island. Pero itong volcano is pinaka-largest. Kaya yung previous reading ko, meron din po ako na mention tungkol sa karoon niya ng volcanic eruption. Doon naramdaman ko yun talaga doon. Kasi nakita ko talaga na malaki yung vulkan. Hindi ko kasi alam kung saan na may malaking vulkan. Basta sabi ko lang nagkaroon ako vulkan na pagsabog. Okay. Naituro ko yun ng Hawaii kasi nga may nagpapakita sa akin na tungkol sa pineapple, okay? Kaya naituro ko yun yung Hawaii. There is something connection with pineapple. Hindi ko alam kung bakit na-mission ko yung Hawaii. Basta papasok lang yun sa isip ko yung Hawaii. Kasama ng mga pineapple na yun. So na-mission ko lang talaga yung Hawaii. So, ito pa ngayong umaga kasi na-mission, may nag-download kasi sa akin na
It's like a devil in the deep blue sea. There is something with the song. There is something with the song now. It's like the devil in the deep blue sea. Hindi ko mag-get yung anong meaning. Pero ayan na po guys. Ayan na po. So we'll just take some more numbers. Hindi ko ano kung sasamang ko pa ito ng numbers. Ba't na po sama yung number? Okay, letter L. Letter A. Bakit kasi na po sama yung numbers? Kapaluhalo ba ito? Okay, yan na lang guys. Kasi hindi ko na makuha yung ano. Oh, si letter H again. Sama ko na ito. Dito na pasama pala yung ibang numbers. DL, HER. So, yun na lang po guys. So, thank you for watching. Ingat po tayo. Ingat po tayo. Lagi po tayo handa. Mag-pray po tayo. Kasi yung mga kalamidad na ito, hindi natin alam kung saan po tatama. Hindi lang po sa pangailangan natin sa katawan. Ang ating kailangan po naman, pati rin po sa spiritual. Guys, magdasal po tayo. Okay? So, thank you for watching. See you later, alligator.